welcome sa Bongs TV. Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo para updated sa bawat video naming bago. Sa bawat video ay may aral kang makukuha, kaya halika na sa Bongs TV. Mag-subscribe na kayo at manood palagi. Yes, isang magandang araw mga Katongs TV. At panibagong araw, panibagong vlog. Nagulat ako. May manok pala rito. At syempre mga Katongs, ito, matagal ko na lang hindi na i-update sa inyo yung BSF natin. So nakikita nyo, yung ito yung hatchery natin dito. Yung anuhan ng mga itlog. At ito, pakikita ko po sa inyo kung paano dumami ang ating mga black soldier fly. So nung nakaraang video, mga previous video ko, pinakita ko sa inyo, nag-harvest ako ng mga preview pay na na BSF. Nilagay ko sa isang box, nilagay ko dito sa may kulambo, nakakulong yan. At syempre naglagay ako ng nilusaw na feeds, darak sa tubig, at saka ng mga bulok na saging. Eh, nilagay ko sa isang container na yan, sumaliit na box, parang ano yan, lalagyan yan. So sabi ko nga, doon sila mangingitlog, oras na maging langaw na sila. Mangingitlog sila doon sa ating nilagay na mga bulok na mga saging, yung darak na may halong molasses. At after nila mangingitlog doon, ilan days yan bago mapisa ang kanilang itlog at magiging larvae. Ngayon, pakikita ko po sa inyo kung ano naging resulta. Grabe, sobra. Sa sobrang dami ito, nagkakagulo na sila dito mga Katongs. Diba? Kukunin ko itong buo kasi tumapon yung iba para makuha ko. Ayan na nga. Ayan na nga, sinasabi ko mga Katongs. Dito tayo sa liwanag. Yan o mga Katongs, kung nakita nyo po, ayan ang naging resulta ng ating hinatch na mga BSF or yung ating kinawa na ng binhi. Nangitlog sila dyan. Nung napisa, naging larvae, ayan na sila o. Dami. Yan o. Ayan sila o. Ayan, mga nagsilabas na dito sa labas. Naghahanap mo ng pagkain yan. Ayan o. Ayan ang resulta nila mga Katongs. Ito yung mga bulok na saging na nilagay ko. Ayan, dami o. Yan po yung BSF na nasa stage pa lang siya ng larvae. Yan. So yan, kung kagulo na sila dito, ililipat naman natin siya sa malaki.
So, yan mga katong, nilipat ko nga po dito sa isang container na medyo malaki, mataas. At ayan, bibigyan natin ng kwan, ng pagkain yan. Pero, ano ang kulang po ng darak ng gilid para lumulat. Hindi sila makakabas. Parang hindi makaakyat. Darak po yan, darak. Yan. Then, papakain din natin. Darak. So, mag-ano rin po tayo ng darak. Dahil yan ang ibibigay natin na pakain sa nila. Tapos tubigan natin. So ayan mga katong, bali ito yung pinaglagyan nila. So tinubigan ko, ihahalo ko naman dito sa darak para sumama yung walang matira dito, no? Kasi sayang. So ayan. At ngayon, haluin natin ito yung tarak, ano? Ito yung ipapakain muna natin sa mga larvae na BSF. Pagka lumaki-laki na ito, ililipat na natin dun yan sa pond para dun na sila lumaki hanggang sa ma-harvest. Ilan araw lang naman po yan. Mga 2 araw palalaki na yan dito sa loob na yan. Pagkalipas ng 2 araw, lipat na natin dun yan sa BSF pond at doon na natin sila palalakihin hanggang maharvest na kamukha nung ginagawa ko. So ayan, ganyan lang po. Ayan, ganyan ang timpla ng darak na medyo binasa natin na darak. Ito po ngayon ang ilalagay natin dito sa loob para may kainin yung ating mga BSF na larvae. Ayan. So ayan po. So, pwede nyo din po lagyan na ng mga rigik na gulay like pechay, repolyo, mga pinagbalatan, mga prutas. Pwede na po yun. Pero ngayon, wala akong makuha na ganun. So, ito muna nilagay ko darak. Kailangan natin marami kasi napakarami naman nila, di ba? Nakita nyo po mga katong. At ngayon napagpapisa na tayo, nakuha na tayo ng mga larvae na BSF. Maglalagay ulit tayo ng mga pre-pupae na BSF doon sa ating box para kuhanan ulit ng binhe.
gagawin natin linhi. So ayan mga katongs, so ayan mga katongs, ang ganda nung naging ko ng BSF natin ano, dahil kung hinarvest ko yun pay, ibig sabihin na, parang nuggets pa siya na nilagay ko sa box, then nilagay ko sa box hanggang dun siya maging langaw, at then nung naging langaw siya umitlog siya dun sa nilagay natin trap na may mga bulok na prutas, saging at saka may pigs na nilusaw sa molasses. Doon siya ng itlog hanggang sa napisa na yung itlog niya, naging larvae na, at eto na nga po yun. So ngayon magkukuhan ulit tayo, maglalagay ng pupay, pre-pupay na BSF plus sa box na isa para sa ganun may kasunod itong hinarvest natin ngayon. Pupuntahan ka agad yun. So yan mga katongs, intayin ko lang ng dalawang araw to, then ibubuhos ko din po dun sa BSF pan, kasi dun mas maganda maluwang, at pagdating ng harvest time na nila, nagsiself harvest na sila, kung saan dun na siya, doon na sila nalalaglag sa ginawa kong trap, para pag nalaglag sila doon, doon na natin na-harvestin at ipapakain sa ating mga alaga. So ganun lang, sana nagustuhan nyo yung video na to.